Mas maganda kasi palaging bago yung magiging tubig natin sa loob ng fish pan. So ito yung kagandahan ng ganitong. So bali ito na yung ilalagay natin mga ka-ideas na mid-drain doon sa pangalawang fish pan natin. So ayan, na-fabricate ko na siya. Ayan. So gumamit tayo ng 4x3 na T. So nag-reduce na tayo 3 inch. So para ano na rin, makamura tayo sa fittings. Mahal din mga ka-ideas yung ganitong fittings. So doon sa unang fish pan natin, bali 4x4 natin yung ginamit natin. So okay lang kahit gamitin natin yung 4x3 natin. So kahit mag-reduce na tayo sa 3 inch. So yan, so bali yan, ganyan na magiging forma niya. So tayo na lang mag-decide kung saan nakaharap yung T. So yon, so depende sa ano, babagsakan niya ng magiging overflow niya. So yan, so bali isasalpak na lang natin to doon sa ano, nakasukat na to. So idudugtong na lang natin siya mga kaidya. So yan, so medyo umulan lang. So bali ipa-plug lang muna natin dito sa loob ng fish pan. Diyan sa ilalim, diyan. Pa-plug lang muna natin itong 4 inch na clean out. So 'yan. Para makapag-solvent tayo doon sa labas. So 'yun lang para walang makalabas na tubig. So 'yun, ganoon lang kasimple mga ka-ideas. So 'yan mga ka-ideas 'yan. Kung makikita niyo naka-plug na siya. So nalagay ko na yung plug dito sa loob. So ibig sabihin wala nang agos nyo na tubig papuntang labas. So makakapag-solvent na tayo mga ideas. Yan, wala na dyan tubig oh. Yan, so pwede na tayo mag-solvent. Tinanggal ko na rin yung plug. Yan sa baba. Ayan, ito siya. So na-solvent na natin mga ideas. So yan na yung magiging forma nya. So naka-eskwala siya galing sa baba, naka-eskwala siya yung ano naman natin. So nakaharap siya rito para maganda yung pagsakan niya ng overflow. Yan, dyan talaga. Buwelo. So yan. So yan yung magiging mid-drain natin. So magdudugtong na lang tayo para sa magiging full drain natin pag magpo-full drain na tayo ng fish pan. Full drain sa loob ng pan. Full drain ng tubig. So yun. So hintayin lang natin matuyo yung solvent, then ipa-plug na natin to. Then tatanggalin na natin yung plug doon sa loob para makaagos na yung pinaka-waste na ano, tubig galing sa loob. So ito yung kagandahan ng ganito na nasa labas yung ano, nasa labas ng pan yung mga drain natin. So yung waste, yung pinaka-waste talagang tubig, yun ang iaagos niya na siyang magiging overflow dito. Dito. So, kumbaga, matatapon talaga yung pinaka-waste na tubig. And then, yung panibagong tubig, yung panibagong supply ng tubig, yun yung mag-iimpok naman sa loob ng fish pan. So, yan. So, kumbaga, in-adapt lang natin yung ano, para sa pinaka-tabis kasi ito sa concrete pan. So, in-adapt natin dito sa earth pan. So, pwede naman. So mas maganda kasi palaging bago yung magiging tubig natin sa loob ng fish pan.
So ito yung kagandahan ng ganitong idea sa paglagay ng drain. Yan, so ito yung pinaka full drain niya, mid drain. At ito yung full drain natin. So ito na yung pinaka nakadepende sa atin, yung pinaka taas ng loob ng tubig sa loob ng pan. So magdudugtong na lang tayo mga kaideas. Yun, so yun lang. So share ko lang itong video na to. So salamat sa panonood.